kanina nag-send sila, nagkaroon sila ng boost of momentum. When we say boost, guys, tingnan nyo, mas in sync na ngayon yung rotation na nag-Ray Solid kung i-compare natin sa kanina gameplay nila nung naka-first blood yung Archangel. And item check tayo dito, Necklace of Durance, agad, ang binil dito. Wow! Sylvana, what a great counter agad for the first item build binats. Actually, kasi kaya inuwan na niya, we have the Diggy, we have the Esme, and we have the Matilda na nagbibigay ng shield. No, unlike NXP na meron ng backsack na hindi na kailangan mag-rush out para sa ganyang klase ng item. Pero if you're looking at the item of the Farsa, he's already had the Clock of Destiny and mag-uumpisa na yan mag-build up ng magical powers with the Feathered Earthstrike na ibibitaw niyan. Mahihirapan lalo ang next play solid. Pero speaking of next play solid, hindi rin magpapatalo siyempre yung S-Men natin with the Enchanted Talisman while si Pakito with the Bloodlust Axe. Yes, on point pa rin naman. And slowly but surely, nakakahabol naman dito sa network ang next play solid against Archangel. Pero that is something to watch out for because that is a successful pick-up. Pero dito si Lazzy, tinitingra agad dito si Escalera. Nakapag-Feathered Earthstrike. Sinasayawan lang dito ang Archangel, hindi tinatanda na ang Mocking Shot. Oh my God! Even outside the map of Lanakdon, talaga nakakuha pa dito sa Renegade with the hashtag baka Renegade to. Oh my gosh! Gonna lie! I was actually surprised na pwede mo palang ibitaw yung Falling Star Moon outside of the map. Rene J talaga is the key para sa side ng next play solid. What an intense team fight on bottom lane na pinakita ng both sides of the team. Yes. Pero I think that boost para sa side ng next play solid. Still, 7 minutes into the game, 20k against 18k pa lang din naman tayo onto the side of Archangel. The next turtle is going to be up for grabs within 3 seconds. Kailangan itong i-contest ng Archangel kung ayaw nila na tuluyan ng makabawi yung next play solid. Pero I think nahihirapan sila kasi apat na miyembro to, pero apat na rin ang paparating sa Archangel. Feathered Earthstrike just the zone of the rest of the gang. Yow! Surprise step lang. Maaago pa ba? Oh. Hindi na dahil sa Rene J. Medyo nahuli doon sa may bandag. Get with Earthstrike. Last yung lungit pa na galbo. Dessert may eagle. Wala makakuha exchange. Pero dito si Ping. Galit na galit versus Drains. Nag-upcoming from Pakito with the... Oh my gosh. Talaga namang kahit sino ang tumapat. Talagang sabi dito na next play solid. Sige, hold your horses lang muna tayo dito. Stable naman ng Rhythm next play. Rene J versus Yasiago. That is two members. Sasha going in for the ultimate revenge monster kill for Hayabusa. Meanwhile, dito sa top lane natin, Pink for the one for an eye. Hindi disengage lang din muna. Atomic bombs dito. Magkoconnect into Minion Wave Sandwich Method. Oops! Ang ganda na ginagawa dito, ha? Oo, pero Feathered Earthstrike. Parang Athena onto the bottom lane, ang ganda na pagka-pick off doon ng Archangel, yes, with the Hayabusa. Ang nakuha is Yasu Jago, so it's not that big of a deal because he's just a tank. Well, sa nakuha nila is yung Esmeralda. So na-delay nila nitong Esme, malaking bagay. Why? Kasi yung Esme ang pinaka nag-hard carry ngayon sa side ng next play solid. H2O is not yet online and Hayabusa can actually take H2O single-handedly. Nakita naman natin kung gaano siya kabilis gumalaw with the quad shadows. Yes, meron tayong Diggy with the Yawi. Kaso it is enough nga ba to protect him against the Feathered Earthstrike as well? Yun yung nagiging problema ng next play solid dito. Hindi nila alam kung paano poprotektahan yung pinaka-carry ng kanilang team. Whereas yung Archangel, alam nila kung sino yung dapat unahin sa side ng next play solid. Oh, bago na yung word ko. Indeed. Ayan. Indeed. Indubitably. Incredible. Na yun. Ilas ko na yun. Tara, guys. I agree with what Baymax said earlier. Talaga naman dito, Archangel 27 versus 23,000 na network. Nagaman lamang na lamang sila. Pati lamang na rin sa item. Pero wait, hold that up. Yasi, why is it so good? Akat na niya, bro. Walang malakas sa apat. H2O is on fire right now. Pero nagkaroon ng plan B ang Archangel going in for a turret. Perfect position for the Lord as well, Baymax. At this, yes, next thing solid have to do for a comeback potential. Actually, yung comeback potential is there dahil kailangan lang naman talaga nila mag-ingat and to find a way to take down Saksa. Saksa talaga ang nagiging problem. Why? Once na ma-take down nila si Saksa, Escalera is already open. Kita mo, walang nagpo-protect yung sa Farsa natin, pero another team fight is happening. Godlike yung ating si Hayabusa.
single-handedly Percy, kasi Sasha nagkaroon ng biglang likomo. May shot at the other red, JC Pink dito with the bravest fighter. Masusunda ba sila? Red and Earth, the perfect for Escalera. Taking down ang Matilda onto the process, pero hindi pa tapos si Viva. Nag-uuwian dito si Jane Renegade and H2O still on fire. Renegade versus Yazzie Yago. That is the Sylvana versus the Esmeralda tandem. Oh my gosh, Starlight Dance nandito. Falling Star Moon! Ang ako ba, tinamaan na 99.9% ng germs. Ang germs na ako. Linis na linis yung sahig na yun. Pwede kayong mag-ano dun eh. Maglakad lang walang mask kasi nga linis. Wala nang virus at bacteria. 99% cleared by the Falling Star Moon. Pero look at the items dito ng Esmeralda natin with the Brute Force Breastplate and Calamity Reaper. Talaga namang kayang-kaya niya na i-sustain yung kanyang sarili against the enemy demons. Yung Hayabusa natin dito. Going! Wow! First time ko makakita ng Hayabusa that goes for a win. Talker Wiles, nako, ito ang masakit. Yung ating ano pala, Sylvana, hindi siya tank. Hindi tank. Oh my god. Yes. Mage build. Concentrated energy siya na siya. Oh. Nabulot pa. Concentrated energy. Nashock kasi kami guys, mostly when we see a Sylvana, which makes sense naman kasi they already have Yummy onto the tank. Pero Sylvana na hindi talaga nag-go for the kunat even though mage build siya. Pero kita naman natin right now, First Lord being targeted by Archangel Renegade. Dito si Yazzie Yago. Pero si Escalero with the perfect opportunity to pop up the feathered Ursa. Pero hindi pa tapos ang boxing na si H2O doon. Hindi pa kapasyon dahil nice defense coming from Pink with the 1-4-1-eye. Hindi pa tapos dahil si Lani dito. Guiding wind na lang din. Mountain Shocker pinapara lang ma-reveal yung position pero sila ang napapasalang. Backstage na naman dito po Oddstone. Second time around, hitting another enemy. Yung YSS naman natin nakapatay ng isang miyembro dito, Baymax. Grabe, Maring Athena, that was a huge mistake on the side ng Archangel. They were too greedy. Akala ko naka-escape na si Saksha doon, but still, he committed onto using his ultimate onto the enemy teams. Wala siyang na-takedown, but yet sumunod pa rin yung Farsa natin. He tried to kill someone with a Feathered Earthstrike, but that is not good. Why? That was a 3-for-1 exchange in favor of Next Play Solid. Yes, they did get the Lord. But that Lord is still at level 1, hindi man lang siya naging Luminous, Maring Athena. So not that big of a deal yun para sa side ng Next Phase Solid. And if you look at the gold right now, 36 to 35.9k ang naging pera nila ngayon dito. So dikit na ang laban natin. Nag-online na rin dito si Paremong H2O, si Mosh ni Mika. And right now guys, sorry kung may tumawag, parang gustong magpaano ni Ginoong Valdez. Ginoong magpaparamdam? Agad-agad. Na-miss call sa'yo si Ginoong Valdez, dapat isog na tawag yan ah. Ba't alam niya ng number mo? Sabi ko din muna kay Stavrofil, tumawag huwag muna sa akin. Pero right now, Escalera, napakasakit na ng normal attacks dito. Paring Eddie, oh my gosh. Renegade, talaga naman, boost ang ramdam natin sa damage output nila. Sami going in, shield unity, may maipagatan ba? Oops! Middle turret ang target dito. And next play, Solid Pink, maipatan. Naku po, delicate ka dito. Pwesto mo, boy! Starlight Dance, sayo sa'yo, walang! Top global TikTokers din natin yan eh. Oo, oh, naman talaga. Nako, wala kayong masasabi pag nag-TikTok na si Rene J. Baka Rene J yan, di ba, Maring Athena? Pero hindi ko in-expect na ganito kataas yung damage na ibibigay ng isang Esmeralda, especially with the current item na binuo niya dito with the Brute Force Breastplate. Unless naka-Holy Crystal na to, pero another teamfight might happen onto the top lane. Pero still, back away lang naman ang ginawa ng Esmeralda. Pero tuloy ka pa natang baka, Maring Athena. Lawi times journey para na makancel out dito yung mga pang-cancel ng Archangel. Pero dito si Sasha na ipit sa may bandang Gedli. Renegade doing a great job zoning out the rest of the gang of Archangel, preventing them from chasing down H2O, even Gigi and the Matilda. Meanwhile, yung ating Pakito dun sa may bandang bottom side, siya nag-push, nag-show up ng minion wave. Hindi yun na-oversee agad ng Archangel, but good thing na hindi pa naman masyadong lumalim yung samahan. De, joke lang, masyadong lumalim yung ating minion wave, mga kaibigan. And right now, is anybody's ball game pa rin for me. How about you, Baymax? Actually, yung about, naalala mo nung tinanong mo sa akin kanina about the comeback potential ng Next Phase Solid, na-achieve na nila yun eh. Kasi most of the time, nate-takedown na nila yung Hayabusa. And
once na take din yung Hayabusa, open na for everything. Yung Archangel, nahihirapan sila mag-protect kung sino po protect nila. Pero si Yami being aggressive dito, another defense is happening. Ako po, si H2O mo ang napasama doon, pero makakatakas naman na traceless na lang din. Ang sagot na kahirapan, yun na lahat ng HP. Nakasalubog si Paquito, hindi masyadong suave. Yung mga move niya doon, and right now, Pink, I just saw him purchase a Blade of Despair. 204 pala yung KDA niya, babe. Ang nasaklap ng nangyari na yon para sa side ng Next Phase Solid. But that is not big of a deal. Why? They are still on the lead in terms of gold. Objective, maybe it is on the side of the Archangel because of the First Lord. Pero Luminous Lord is up for grabs right now. This is indeed a level 2 Lord. Kaya kailangan na itong bantayan ng both of the team. Escalera building up the Holy Crystal. Napakalaking bagay nun para sa side ng Archangel. He could possibly literally two hit the Digi and Yi Sun Shin as well kapag nagkataon dito, pag nagka-teamfight sa side ng Lord natin. Pero speaking of teamfight, na-teamfight might happen dito kasi yung Mountain Sucker na ilatag na, Margatina. Naku, yung pantalon dito na Renegade, nakapag-back away dito ang Archangel, pero si Yami will get a win streak. Nakapatay pa nga na Matilda! One down, four more to go on target dito ng Archangel, pero lumalaban pa rin si Pig. That is three members versus a Lapu-Lapu. It's too hot! Napapatay pa nga mata dito. Hindi, there is a comeback potential pa rin dahil nakapag-flicker out lang din dito sila James, pero di lang napapasama dito. Escalera trying to run away wings by wings, pero si Yami magsasakripisyo na lang din siya. Mega kill will be secured by Renegade. The Lord ay nakuha sa side ng Archangel while all of that was happening. Yes, ang daming niya grab. And tulad nga ng sabi ko, napakalaking bagay para ka-escalera ng Holy Crystal. Nakita naman natin how hit 3, hindi 2 hit. Nagkamali ako about the 2 hit, pero 3 hit yung ating Matilda on the early team fight na naganap doon sa may Lord Camp kanina. And yun yung isa sa naging reason kung bakit nakalabang yung Archangel na palitang mag-back away ang NXP because na, oy, kulang na tayo ng isa. We cannot commit to this unless naka-pick off tayo ng isa. Pero ang tagal bago nila na-pick off ang isang Lapu-Lapu by Pink with one for an eye. Sobrang kunat. Sinustay niya yung damage output ng apat na membro ng NXP. To the point na libreng-libre nang nakapag-lord ang Archangel. 17 yes. minutes into the game na tayo. Archangel still kumakapit against Next Phase Solid. The Next Phase Solid hindi pa rin bumibitaw. Yun nga, makikita naman natin dito, another one jump dito kay Pink. Si Renegade, masyado maaga yung pagpasok niya, pero makakapag-back away na lang din muna. Disengage, kamuntikan na nga silang ma-pick off doon actually ng Next Phase Solid. Good thing that Next Phase Solid din, natunaw nila as fast as possible yung Lord natin. Something that you pointed out is that dito si Pink, kanina, ang ganda ng mga ins and outs siya with the Lapu-Lapu. And every time Pink sees enemy hero, he sees red. Even though Pink yung IGN niya, ladies and gents. And right now, almost lock item na both of the enemies or even yung teams natin. And basing on that, talaga magkakatalo to sa rotation later. Oh, Baymax eh, no? Nako. Tama-tama ka. And speaking of rotation, rotation-wise, parang Atina, both of these teams halos magkapareho ng ginagawang rotation. Talagang sama-sama sila. But Archangel needs to remember that when it comes to team fight, medyo nahihirapan sila, especially with the setup of Renegade and Lancey, which is yung Matilda natin. Once na na-burn down ka na ng isang Matilda, diyan pumapasok ngayon yung Falling Star Moon ng Esmeralda natin. And one of the reason kung ba't kumukunat yung Esmeralda natin is because of Yasuo Jago. No, kapag nag-spiraling strike siya sa yung higop, kung tawagin natin, uh-huh. sa Sylvana niya, nagkakaroon siya ng shield and napupunta rin yun kay Esme. Kaya naman nagiging gluta tayo yung buhay niya, namumuti. Nakita natin yung gandang combination earlier, if I'm not mistaken, Baymax. Oh. Very scary, indeed, yung ganun klase ng layering of skills. Talagang si Girl Gluta, kung tawagin talaga namin to, way back sa mga previous seasons ng JL, yung Esmeralda natin. Nagkaroon siya ng major buff, oo. Pero because of the recent meta as well, a strong side, tas average for its emblem talaga namang laban kung laban. Si Girl palaban to eh. Alam mo yun? 2021 na eh. Angas kung 20, angas talagang ang labanan. Grabe ka na talaga 2021 eh. No? Pero yes. Grabe, kung makikita naman natin itemization ng Esmeralda natin dito with the Feather of Heaven, Oracle para sa last item. Kaya naman pala, sobrang taas ng kanyang sustainability when it comes to teamfight. Kasi yung Hayabusa natin, locking the item without any boots, Malefic Roll and Immortality. Walang BOD, kaya pala hindi natin na nakikita na
nakaka-pick off siya ng agad-agaran. He goes for ano eh, pampunit sa mga makukunat na miyembro dito ng next play. Solid. Boys, yung Fire's already hitting the luck item as well. Meron na tong Divine Glaive. Paring Athena, so kailangan na rin mag-ingat ng NXP Solid dito. What they need to do is to find a way to take down Farsa ngayon as well as si Lapu-Lapu. Hindi na yung Hayabusa kasi hindi na nagiging threat yung Haya sa kanila eh. Nakita naman natin. Yes, most probably Haya will go for a split push later on. I saw him purchase the Malefic Roar. Nalam naman natin nag-ignore ng mga terrorist damage. Right now, third Lord na to, guys, being targeted by Archangel. Yung mga Atomic Bomb spammable na dito, nandigin natin. Masakit na rin yung mga damage. Yeah, but the Mountain Shocker almost deleting the HP of our Farsa. And right now, Lanzi with the rest of the gang has perfect position and just nicks the guy. Justice, walang follow-up tap. Oh, nakikita! Damage na! Uy, naman si Renny J! Uy, naman napalalim! Napasok doon! Big! Grabe din nga ba ang tawag nila dito. Pero yung ating Lord na purchase pa rin dito na H2O. Lanzi with the normal attacks will be successfully taken on the Farsa. Sinundan pa, Hayabusa pick. And yummy na lang ang natitira dito. Revitalist, but enough na ba? Mukhang hindi na yata because the knockup na nagagaling dito ka James with the rest of the cat. Will shut him down. Unstoppable na dito si H2O. Even though water siya, solid na solid na yung damage nila dito. Mami siya, kanyang kung reveal the position. Mukhang hindi yata magandang pakita ito for Archangel Pink with the flicker just to disengage at the right timing. Oh my gosh, Baymax. Bakit nagkabulo-bulo? I think they've got it na kanina eh. Ba? Actually, ang nangyari doon is, props kay Lanzi. Why? Tulad ng sabi ko, who they need to take down is Escalera and naging successful doon si paring Lanzi. Most of the team fight doon, wala na si Farsa. Ayun, yes, and eto na nga guys. Gigil na gigil, gustong manakit. Next play, solid. Taking in game number one against Archangel.